Isang araw, bigla lang nagpakita sa akin ang iyong papa. What can I do you for? Ako si Pepe, tatay ni Giselle. I remember you so well, Mr. Tanya. Anong ginagawa niyo dito? Apo ko rin si Justine. Gusto ko sana siyang makausap. I don't know what you're talking about. Wala kang apo sa akin. Hindi naman ako pupunta dito kung hindi ako sigurado. Pinito? Apo ko si Justine. Saan niyo nakuha ito? Were you stalking us? Ganun na nga. Eric, wala akong masamang intention sa apo ko o sa'yo. Gusto ko lang siyang makilala at makilala niya ako. Eh kung tutuusin, pwede naman akong dumiretso kay Justine. Sabihin ko lang sa kanya na ako ang lolo niya. Pero hindi ko ginawa yon dahil nirerespeto kita. Ikaw ang una kong kinuusap. Pero pag pinagbawalan mo ko, sa ayaw at sa gusto mo, magkakakilala kami ng apo ko. Ano ba ang plano niyo? Babawiin niyo ba siya sa akin? Walang ganun. Pagod na ako sa pagkikialam sa mga anak-anak. Ang gusto ko lang talaga makilala siya. Habang buhay pa ako. Dad, sino siya? Justine, ako ang lolo mo. Pasensya na at natagalan ako sa paghahanap sa'yo. Pero, nandito na ako. May lolo ka na. Totoo ang sinasabi niya. Lolo mo siya. Lo? Justine, alam kong madami akong pagkukulang sa iyo. Pero babawi ako. Babawi kami ng mami mo. Wala ho akong nanay. Meron. Anak ko siya. At sigurado ako, sabik na siyang makilala ka. Alam mo ba, ang akala niya patay ka na. I know. And it should stay that way. Excuse me. Justine, alam mo, galit ka sa nanay mo dahil sa mga kasalanan niya sa'yo. Hindi po. Hindi po ako galit. Wala lang po talaga akong pakialam. Justine. Kayo ho, kaya ko ho kayong tanggapin. Kasi wala naman po kayong kasalanan sa akin eh. Pero kung ipipilit niyo ho sa akin na tanggapin ko yung anak niyo, kalimutan niyo na lang po siguro na nakita niyo ko. Naintindihan kita. Pero sana, balang araw, mapatawad mo siya. At magkasama sana kayo.
Maraming salamat, Eric.